Oriental Mindoro, ikasyam sa buwan ng Setyembre, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo na ating mga balita, lalaki natagpo ang patay at may laslas sa liig. Sharily Berkman ng Barangay Santiago, kinoronahan bilang binibining na uhan 2014. At Barangay Pinagsabangan 2, kampiyon sa Alexis F. Aciron Senior Basketball Tournament sa Bayan ng Nauhan. At sa detalye na ating mga balita, idinaos ang launching ng Sari-Sari Store Training sa pangungunan ni TESDA Provincial Director Renato Pantaleon, katuwang Rotary Club of Calapan sa pangunguna ni President Dr. Mercy Faye Acidillo at Rotary Club of Downtown Calapan sa pangunguna naman ni Councilor Lori Beltanyag, ika-8 ng Setyembre sa Nakoko Covered Court. 120 kababaihan ang dumalo sa aktibidad at dumating rin si DOST Oriental Mindoro Provincial Science and Technology Director Jess Pine. Ayon kay RCDC President Tanyag, ang nasabing aktibidad ay para sa mga kababaihan upang ma-empower ang mga ito at mabigyan ng pangkabuhayan at sapat na kaalaman tungkol sa pagnenegosyo. Ang purpose nito ay maturuan ang ating mga negosyanteng kababaihan na i-handle yung business nila. Sila ay bibigyan pagkatapos ng training ng additional capitalization para ipagpatuloy ang kanilang negosyo. So ang Rotary Club of Downtown Calapan ay nakipagtayat dito at kami ay hahanap din ng ilang mga benepisyaryo para sumali dito sa programa dito ng Pangola. So isa ito sa mga project na sinusuportahan ng Rotary, bilang dito kundi sa iba pang lugar. At kami ay umaasa na sana ay maging makapuluhan at maging successful ito. Sa panayam naman kay SPVNG, TESDA Specialist Star Program Focal Rosalina Reyes, nagkaroon niya ng kagana para ng nasabing aktibidad dahil sa tulong ng sikat na kumpanya ng soft drinks, ganun din sa tulong ng NGO tulad ng RCC at RCDC. Yung ating mga kababaihan, base sa programa ng TESDA at ng Coca-Cola Philippines sa 5x20. At ang kapartner nating NGO ngayong araw na to ay ang Rotary Club of Downtown Calapan. Kasama po natin dito si Attorney Lori Beltanyag, nakapartner ng TESDA. At ngayon pong araw na to ay magpipirmahan sila ng MOA kung ano po ang magiging responsibility ng Rotary Club of Calapan at ng TESDA Provincial Office ng Oriental Mindoro. Ayon naman kay TESDA Provincial Director Renato Pantaleon, nagkaroon ng pilot testing nito sa Palawan at naging matagumpay kung kahit ninais na gawin ito sa buong bansa. Habang ginagawa ang nasabing pagsasanay o ang nasabing aktibidad, ay mayroon rin kaparehong pagsasanay na nagaganap sa Region 6. Anya pa, ang mga kwalipikado para makapasok sa programa ay kailangang mayroong sari-sari store na pinatatakbo na sa loob ng 6 na buwan. Samantala, ang training ay isasagawa sa loob ng 12 linggo. Whole project nito ay nag-isa, okay? Nagkaroon ng pilot testing niyan sa Palawan. Okay? Since na naging very successful yung nangyari sa Palawan, now it's being replicated as a national level pagdating sa TESDA. Bibigyan natin ng pagkakataon yung mga nagmay-ari ng isang sari-sari store o kaya ng karinderiya for the past 6 months. So sila yung mga qualified na umatid o maging ating tinatawag na scholar dito ng COOK. Okay? So magkakaroon sa kanila ng training sa loob ng 12 linggo na 4 oras kada araw. Magkakaroon ng pagkakasunduan yung trainee at saka yung ating mga trainer kung alin saan sila mapapa-schedule, whether that will be on a MWF or TTH. Sa ating police report, laslas ang leeg at wala ng buhay na matagpuan ng isang lalaki sa barangay o sa bahagi ng irigasyon sa Barangay Bayanan 2, Lungsod ng Calapan,
bandang alas 9 ng umaga, ika-6 ng buwang kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Samuel Baybay Barsogon, isang magsasaka mula sa Tribong Iraya at residente ng nasabing barangay. Sa ulat ng pulisya, huli umanong nakita ng anak ng biktima ang kanyang ama hapon ng 4 ng buwang kasalukuyan nang umalis ito ng kanilang tahanan. Patuloy namang umuusad ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga posibleng responsable sa pagkasawi ng biktima. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Sa mahabang panahon, walang naitatalang kaso ng tikda sa lungsod ng Calapan. Ngunit sa unang kwarto ng taong 2014, narehistro ang ilang kaso nito. Mali ang paniniwalang ang tigdas ay karaniwang sakit na pagdadaanan ng lahat ng mga bata na sadyang malalagpasan at lilipas din. Kaya bilang pagsisiguro sa kaligtasan ng mga bata, kailangang malaman ng lahat kung ano ba talaga ang tigdas. Ang tigdas ay isang nakakahawang sakit na karaniwang apektado ay mga batang may edad 6 na buwan hanggang 12 taong gulang. Ito'y galing sa measles virus at kadalasang mga bata ang nagkakaroon nito. Nagkakatigdas ang isang tao kapag naipasa ng isang may sakit ang virus sa pamamagitan ng ubo o pagbahin. Lalabas ang sintomas nito matapos ang 8 hanggang 12 araw. Kalimitang sintomas ng tigdas ay ang lagnat na tumitindi pagdating ng 4 hanggang 5 araw, sipon at ubo, pamumula at pagmumuta ng mga mata, at kakaibang rashes sa buong katawan. Nararapat lamang na kumonsulta sa health center kung may lagnat para mabigyan ng tamang lunas at magsadya sa malapit na ospital kung nakakaranas na ng hirap sa paghinga, pag-inom at pagkain at nakakaramdam na ng panghihina. Maaring makakamatay ang tigdas dulot ng komplikasyon tulad ng pulmonya at posible ding magkaroon ng impeksyon sa tenga na pwedeng kumalat sa utak. Maiiwasan ito kung masisigurong mabibigyan ng gatas ng ina ang bata mula pagkapanganak hanggang 2 taong gulang o higit pa para lumakas ang resistensya. Pabakunahan ng 2 beses laban sa tigdas ang mga bata sa edad na 9 na buwan at 1 taong gulang sa pinakamalapit na health center. Kailangan kumpleto ang 2 bakuna para sa higit na proteksyon laban sa tigdas. Para makasiguro, samantalahin natin ang pagkakataon sa tulong ng pamahalaang lungsod kasama ang Oriental Mindoro Medical Society sapagkat magkakaroon ng malawakang pagbabakuna laban sa tigdas at polio sa buong buwan ng Setyembre sa lahat ng mga batang 5 taon pababa. Kami sa City Health and Sanitation Department ay naghihikayat sa lahat na magpabakuna sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Maaaring makipag-ugnayan sa inyong mga barangay health workers para sa schedule ng malawakang bakuna sa inyong barangay. Sa One Calapan, una lagi ang magandang kalusugan. Prioridad ni Mayor Alan C. Panaligan ang healthcare service delivery para sa isang malusog na lungsod. Baby, magpabakuna para maging ligtas. Ligtas, ligtas. Okay na. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Gabi nito ang 5 ng buwang kasalukuyan, nagharap ang mga manlalaro ng Barangay Pinagsabangan 2
at Aurora sa championship game ng Alexis F. Aceron Senior Basketball Tournament sa Bayan ng Nauhan. Mainit ang naging laban ng dalawang koponan kung saan napuno ng basketball fanatics at mga taga-suporta ng magkabilang team ang Municipal Gym ng nasabing bayan. Naunang tinambakan ng Aurora ang pinagsabangan dos ngunit humabol ang huli hanggang sa makaabot sila. Sa huling quarter ng laro bago matapos ang oras, lamang ng dalawa ang pinagsabangan dos, 103-101 ang score. Bunso nito, Wagi ang barangay pinagsabangan dos. First runner-up ang barangay Aurora at second runner-up ang barangay Bangkuro. Habang third runner-up naman ang barangay Estrella. Tinanghal na MVP si Rodel Baiga ng Aurora team, habang best import si Richard Albo ng pinagsabangan dos. Iginawad ni Mayor Mark Marcos ang mga premyo ng mga nagsipagwaging koponan. Samantala, masayang idinaos naman ang basketball exhibition game sa AGMA Gymnasium sa Barangay Poblacion Bayan ng Nauhan sa pagitan ng Nauhan LGU at ng The Association of Mindoreños sa pangunguna ni Mayor Mark Marcos at TAMS President Caloy Eje nitong ika-anim ng Setyembre. Ayon kay TAMS Board Member Attorney Silverio Gari, ang nasabing eksibisyon ay taunan ng ginagawa bilang bahagi ng pagkapatibay ng nasabing samahan hindi lamang sa Bayan ng Nauhan, maging sa iba pang lugar ng Mindoro. Ito pong Association of Mindoreños ay makatulong sa mga less fortunate brothers and sisters natin na nag-aaral sa Maynila. Yun ang unang primary purpose namin. Pangalawa ay yung pagtulong sa mga government officials para mapaganda ang ating social, economic environment ng Mindoro. Then, bukod sa ron, pagka meron tayong mga sakunan, ay Angel lang ko ang isang credible association na pwede ninyong lapitan. Yung TAMS po, ang acronym po ng The Association of Mindoreños ay TAMS. In-organize po ito, in-establish namin noong 2007, and it was already 14 years ago. Ngayon, ito po ay in-organize sa mga matataas na official po dito sa atin, sa Metro Manila, sa buong Oriental Mindoro and Occidental Mindoro. Nagduho sila ng isang organization ganito kasi neglected po ang ating lugar pagdating ko sa non-government organization. Napapansin nila yung mula Luzon hanggang Mindanao yung mga samahan, except dito sa Mindoreño. Kaya ngayon, in-organize ito para kahit pa paano ay magkaroon tayo ng isang matibay na organisasyon na kahit sa ibang bansa ay pwede tayong humingi ng tulong just in case na magkakaroon ng mga any eventualities or if mga sakunan. And then also, kaya kami ay nagpupunta dito sa every fiesta ngayon ng bawat bayan ay para ipadama sa mga tao ang existence ng TAMS. Matapos ang pananalita ng mga opisyales ng TAMS, ay agad na isinunod ang pagpapakilala sa mga manlalaro ng dalawang koponan. Una, nakakuha ng puntos ang mga taga-LGU ng Nauhan na agad namang tinapatan ng Mindoreños. Natapos ang first quarter sa score na 21-17 pabor sa Nauhan LGU. Subalit bumawi ang koponan ng Mindoreños sa second quarter. Sa halftime ay namigay ang grupo ng mga giveaways tulad ng sombrero, pouch, pamaypay at t-shirt na ikinatuwa naman ng mga manonood. Sa kabila ng pagpupursiga ng mga taga-Nauhan LGU ay hindi nila nagawang malamangan na ang TAMS kung kaya't sa huling quarter ay nanalo ang asosasyon sa score na 82 kontra sa puntos ng Nauhan na 71. Sa kabila naman ng husay na ipinakita ng mga manlalaro ay hindi naman nagpahuli sa pagpapamalas ng galing sa paggawa ng puntos si NLRC Retired Commissioner Tito Henilo. Sa kabila ng kanyang edad na 72 ay nagawa niya makipagsabayan sa mga batang manlalaro. Samantala, sa panayam kay TAMS President Caloy Eje, layunin aniya ng samahan na makatulong sa mga mahihirap na Mindoreños at para mapaganda ang social-economic aspect ng probinsya ng Mindoro. Kasi alam natin na ang basketball laro ng pamasa. Yan, kadalasan po ang mga naglalaro ay mga walang sapat na kakayahan. Diyan po natin nakikita yung mga mahirap natin ng mga potential na maging player even sa other fields. Ngayon, kinakausap po natin ang mga mayor para na sa ganon, yung mga mayor na yun, sila ho ang makikipag-coordinate sa mga barangay.
Yung mga barangay ho, yun yung tinatap namin kung sino yung poorest among the poor. Then, with that aspect, malalaman namin ngayon kung ano mga bagay na pwede namin ituro sa mga barangay. Anya pa, basketball ang isa sa naisip nilang paraan para maipakilala at mailapit ang kanilang asosasyon sa mga Mindoreño dahil ito ang pinakahihiligang sports ng mga Pinoy. Sa uli, isang pasasalamat ang ibinigay ni Tams President Ehe hindi lamang sa mga mamamayan ng Nauhan, maging sa mga mamamahayag dahil sa ginawa nitong tulong sa The Association of Mindoreños. Iba pa mga balita sa amin pong pag-ubalik. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mentor. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental Mindoro, or you may call 043-288-4240. Pagpapatuloy na ating mga balita, bilang bahagi pa rin ang pagdiriwang ng kapistahan ng bayan ng Nauhan, idinaos gabi nito ikapito ng buwang kasalukuyan ang pagpapakitang gilas ng ilang Nauhenyo ng kanilang galing sa pag-awit sa patimpalak ng The Voice of Nauhan at Stars of 40. 7 kalahokan naglaban-laban sa The Voice of Nauhan habang 9 naman ang naglaban-laban sa Stars of 40. Unang bumirit ang mga kalahok sa The Voice of Nauhan kung saan nakuha ni Angelo Arnie Vidal ang 4th place. 3rd place naman si Archie Fisaya habang 2nd place si Jazel Jan Sevilla. Tinanghal naman na kampiyon ang isa sa dalawang babaeng kalahok na si Flory Mae Mendoza na umawit ng I Will Always Love You. Tumanggap ang mga nagwagi ng kaukulang cash prizes kung saan 10,000 piso at tropeyo ang ipinagkaloob sa kampiyon habang may 1,000 pesos na consolation prize para naman sa mga di pinalad na magwagi. Sumunod ang mga nagpasiklaban ng mga kalahok sa Stars of 40 kung saan gaya ng popular na patimpalak sa nasyonal na telebisyon. Maliban sa pag-awit ng makalumang kanta, ipinakita rin nila ang kakayahan sa pag-awit ng mga kantang patok sa kasalukuyan. Nakuha ni William Ramos ang 4th na pwesto, 3rd pwesto naman si Hernan Cabrera, habang 2nd pwesto ang nakuha ni Gina Lindimaano. Tinanghal na kampiyon ang umawit ng My Life at Wrecking Ball ni Miley Cyrus na si Ginang Jocelyn Piano na nagkamit ng 15,000 pesos na cash prize at tropeyo. Nagkamit rin ang kukulang cash prize sa iba pang mga nagwagi. Isang special na parangal naman ang pinagkaloob ng komite, ang Star of the Night na nakuha ni na Archie Visaya para sa The Voice at Isidro Pederio para sa Stars of 40. Samantala, nagbigay ng mensahe si Councilor Ibrahim Liamar at Mayor Mark Marcos habang nagpasalamat naman ang buong pamunuan ng komite ng nasabing patimpala sa paunguna ni na Contest Chairman Malu Teves at Nauhan Town Fiesta 2014 Hermano Mayor Vice Mayor Joel Teves. Tampok kayo pa mga balita sa amin pong pag-ubalik. Wake up in a better mood.
look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Gabi nito, ikawalo ng buwang kasalukuyan, ginanap ang Grand Coronation Night ng Binibining Nauhan 2014, kung saan host sina Hans Estabillo at Miss Earth 2013 Angeli de los Reyes. Pinainit kaagad ng mga kandidatang entablado sa kanilang opening production number, kung saan napuno ng hiyawan ng kanilang mga taga-suporta ang buong gymnasium ng nasabing bayan. Sinundan ito ng presentasyon ng mga reigning queens sa Binibining Nauhan at ang pagpapakilala ng mga kandidata ng kanilang sarili. Mainit na pagbati ng pagtanggap ang mensahe ni Binibining Nauhan 2014 Chairman Mrs. Maria Luisa Teves, ang may bahay na hermano mayor ng kapistahan ngayong taon na si Vice Mayor Joel Teves. Nagbigay rin ng mensahe ang huli, ganun din ang ama ng nasabing bayan na si Mayor Mark Marcos. Nagpasiklaban naman ang mga kandidata sa kanilang mangyan attire, swimwear at long gown. Nakuha ni Stephanie Galanza ng Bangkura ang Best in Mangyan Attire. Best in Swimwear si Lindsay Fonte ng Santiago at Best in Long Gown si Charlie Berkman ng Mularin sa Barangay Santiago. Hinarana naman ang mga kandidata ni Garth Garcia, isang talent ng Kapamilya Network, at nagbigay rin ng special number ang Melgar Dance Company at Tribu Magayon mula sa Laguna. Kabado naman ang lahat ang i-anunsyo na ang top 5 finalists at matapos ipamalas ang kanilang angking talino. Nakuha ni Gladys Castillo ng Barangay Bangkura ang second runner-up at first runner-up naman si Stephanie Galanza na mula rin sa Barangay Bangkura. Siya rin ang nakakuha ng Best in Talent, samantalang si Angela de la Cruz ng Australia naman ang tinanghal ng WST Hit Beauty habang Binibining Nauhan Tourism si Karen May Banaag ng Barsenaga. Sa uli kinaronahan bilang Binibining Nauhan 2014 si Shirley Berkman ng Santiago na nakakuha rin ng People's Choice Award, Miss Congeniality at tatlong Sponsors Awards. Samantala, 10,000 pesos na po ulit ang pot money ng TVNet promo sa 20 taong pagtangkilik sa taong papremyong hatid. At lahat po ng TVNet subscribers ay may pagkakataong manalo. I-update lamang po ang inyong account bago ang draw date sa October 2, 2014. Mariring manalo ng libreng subscription fee at appliance, kaya ano pang hinihintay ninyo? Magpakabit na at maging TVNet subscriber dahil baka kayo na ang susunod na mag-uwi ng pot money. Ito ay hatid ng TVNet sa mga Mindoranong walang sawang tumatangkilik sa serbisyo nito mula sa lungsod ng Calapan, mga bayan ng Bako, San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan, Victoria at Rojas. Para sa kadagdagang detalye ay makipag-ugnayan sa mga sumusunod at tanggapan ng Tamaro Vision Network Incorporated. Sa lungsod ng Calapan, Unit DGLC Building 1 Luna Street, San Vicente North with telephone number 043-288-4240. 288-4260 at 441-0536. Sa Puerto Galera, sa Tarantino Paras Building, Excellence Street, Poblacion, Puerto Galera, with telephone number 043-287-3178. Sa bayan po ng Rojas, sa Morante Avenue, Barangay Bagong Bayan, may telephone number na 043-289-3132. Sa bayan po ng Nauhan, sa Mabini Street, Barangay Poblacion 1, with telephone number 043-208-3805. At sa Victoria, maaari po kayong magtungo sa Shell Victoria sa Barangay Poblacion 1
Habang sa San Teodoro, maaari po kayong pumunta sa Magallanes Cable TV Network Operated, Betamoro Vision Network Incorporated, located at Barangay Poblacion, San Teodoro. Sa lang punta ang pagtangkilik sa taong papremyong hatid per DTI Oriental Mindoro Permit Number 39, Series of 2013. Samantala, maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staff and Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari rin po mag-log on sa www.tamarovision.net, ang official website ng Tamaro Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Melissa Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.